Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So update muna tayo regarding sa mga play to earn tsaka yung mga upcoming. Update tayo sa mga tumataas na value ng mga token. Lalo dyan yung guys yung Decaron. So yung Decaron nung unang price ng token is 0.3. Pero ngayon guys pumalo sa kanina ng 2.6 pero ngayon is 2.4 na lang. So saktong alas 8 ng 8:51 ng umaga. So swerte yung mga bumili ng panahong 0.3 guys. Isipin nyo 0.3 ang isa. Ngayon kasi 2.4 pero ang presyo kasi ng WeMix is bumaba. So nung nakaraan kasi 0.3 yung presyo ng isang in-car. So yan 0.3. So pumapalo siya ng 24 pesos sa ngayon. Pero nung ano kasi guys, yung WeMix naman kasi ng mga panahong yun is 100 pesos. So 110. So pumalo siya ng mga 30 pesos. Pero ang maganda kasi ngayon, ang presyo na kasi ng in-car is 2.4. So ito 2.4. Kaya nagkakahalaga, pumalo pa yun ng 2.6 guys, pero 2.4 kasi ngayon eh. So pumapalo na siya ng 195 pesos. So yung mga unang araw na bumili kahit 10 token, napakalaki na ng tinubo. Lalo na kung ang binili niyang token sample lang guys ha, 1,000 token. So nagkakahalaga yun dati ng 30,000. Pero kung ibebenta niya ngayon, palagay natin 200 yan. Kanina kung 2.6 doon niya binenta. So palagay natin kumita na siya ng 170,000. Pero yun nga, gaya na sabi ko sa inyo guys, hindi basta-basta pinapasok yung mga ganyang crypto. Kasi parang sugal yan. Paano kung bumili nga ng 1,000 tapos hindi naman siya tumaas? So talagang risk ang kailangan mo dito, ano, decision making talaga ang gagawin. Para ikaw ay kahit hindi ka naglaro, kumita ka sa token pa lang. Okay? So yun ang kinaganda. So ginagawa sa Decaron ngayon guys, ayan, AFK lang. Kasi kailangan talaga tumaas yung level nyo para makapag-farm kayo ng non-vice crystal. So ito ay honest review lang talaga to guys ha. Napakahirap. Napakahirap ng, teka lang, i-AFK ko muna tong aking baka kasi mag-lag. So titingnan niyo ko dito kasi guys, ayan oh, galit na yung CPU ko. So Ryzen 3 lang kasi gamit ko guys, kaya hindi niya kaya yung sabay-sabay. So ang ginagawa ko para hindi siya mag-lag, since nakakaano naman to yan, nakaka-power save. So bumababa siya. So kung kita niyo, naging 66% na lang yung CPU. Pag kasi sobra sa 100% yan. Oh, puputok yan. Sasabog. So kaya mo pa magbukas ng isang ng mirror 4, kaso dapat naka-power saving. Kaya ang laking tulong ng power saver na to. Okay, sa lahat ng laro. So kapag kasi pina-power saver, bumababa yung parang ano, yung kaalaman ng CPU natin. So CPU nga eh. So ayan, kung Ryzen 5 yan, kaya yan kahit ano, kahit nakabukas lahat. So Ryzen 3 lang kasi yung gamit natin guys. Kahit napakataas ng gig RAM mo, kung yung CPU naman nagiging 100% dito, hindi kakayanin. So dako na tayo sa Decaron guys. So ayan, puro pa level lang ginagawa ko. So bagong account to guys, kasi nagkaroon ng pre-summon which is tapos na guys. So na-late na kayo kasi one day lang naman yun. So nakalagay yun doon sa Discord ng Decaron. So dapat lagi kayong updated doon sa Discord kasi medyo na-late ako ng upload noon. So 3 hours na lang yung siguro bago natapos yung event. So na-late tayo ng upload kasi ha, busy tayo sa Mir 4. So ang ginagawa ko lang naman sa Decaron is mag-AFK. So sa ngayon hindi pa ako nakapag-cash out dito kasi nga guys, sabi ko na sa inyo, sa special dungeon dito makakakuha kayo. Teka, pasok tayo, 'di ba, guys ha? So papasok tayo ngayon. So 2 hours yan per day. So pasok tayo, guys. So okay na ba 'yan? So okay naman. So magpalakas lang tayo ng stats. So ito yung mga buff na yung stats. Ayan, kita nyo naman tumataas yung CP natin. Lalo na tong inumin na to, yung kulay green. So pasok tayo dun sa ano. Ay, naka-auto pala ako. Teka lang. So ino-auto ko guys, hindi yung rectang, kunyari sa mission. So ginagawa ko lang guys is ino-auto ko. So tipi tayo sa special dungeon dito. So pwede kayo mag-tele dyan. So 2 hours naman yan per day. So dito kinukuha syempre yung non-vice ore, hindi pa siya crystal. So kung malakas ka, limbawa sobrang lakas ng character mo, mabilis ka makapag-farm dito. Eh kaso mahina pa, ayan. Ang tagal kasi niya mapatay. Ang sa akin kasi guys, kung sobrang lakas na ng character yun, nawawanit yun na yung mga ganito. So sulit yung pasok niyo dito. So pumasok pa rin kayo dito, kasi 2 hours naman yung per day. Sayang din yung makukuha yung non-vice ore dito. Okay?
So meron pa diyan, ito yung ito. Parka Temple. So marami. So depende sa level, oh, kapag level 35 ka. So ang tagal mapatay, oh. Maganda kung dalawa kayo dito sa loob. So kaso maghahati kayo sa drop nito, itong non-based golem warrior. So yun, ang taas din ng XP guys. Tapos nakakuha tayo ng ayun, 7. Isipin nyo, non-based or 7 nakukuha. So masakit kasi din yung bawas ng monster eh. Kaya hindi tayo makakatagal dyan ng AFK. So titingin-tingin nyo na lang din yung character nyo. So dito natin magagamit yon, gaya ng sabi ko sa inyo nung eto, non-based or ito yan, 1,000 kailangan nyo para magkaroon kayo ng 18K. So 10, ano yan, daily 10 times. Paano kung mabilis ka nga mag-farm nito? So paligyan natin, one hit ng one hit. So ang bilis ng 7-7-7 niyan, ilang mobs lang, 100 mobs lang, 700 agad. So kaya mo makakota diyan. Kapag malakas ka na, guys. 'Yun nga ang problema dito. Medyo mahina pa tayo. Siguro pag mga level 50 kaya na i-one hit siguro 'to. Siguro lang. Mga level 50, guys. Okay, so busy tayo sa pag-ano, sa pag-i-stats. So inuuna ko muna dito, guys, ang mga collection. Tapos pwede tayo mag-farm sa mga low level para matapos nyo yung itong research. So may dagdag lakas tong research, guys. Kung mapansin nyo dito, yan, lagi ako nakatambay sa Lizard Man Combatant, kaya apat na yung nakukuha niya. So may mga progress yan, guys. Ito, kunin nyo to, awake ng boost attack. So ayan, mamatay tayo. So ubos agad yung pats natin, di ba? So pwede naman lumabas agad dyan. So mag-i-stop time naman yan. So pwede tayo mag-TP agad dito. Ay, TP eh. Patay tayo. Ayan, ang sakit ng bawas, di ba? So walang nagpa-farm dito kasi nga yun, sayang nga, medyo mahina pa yung character natin. Pero kung nagkataong medyo malakas na yan, mabilis tayo makakapag-farm nung non-vice ore na yun. So yun, yun lang naman, gawin nyo lang is magpa-level na magpa-level. Kasi AFK gaming naman yan, wala namang mawawala sa inyo. No? Siguro yung oras lang. Tele tayo dito. So tipit this, ay, dito nga pala yun. So tipit tayo dun sa mapa, dito. Para makabili tayo ng pots. Ayan, medyo malaki XP pa kasi dito, kaya dito nagpapa-level. So ilang hit lang, lumelevel na siya. So teleport lang ganun. Tapos ngayon guys, mayroong, eto, sigurado maraming maglalaro kasi guys, itong Bless. So kitang-kita nyo naman, kitang-kita nyo yung nag-pre-registration, 1,000,000 guys, number of sign up is 1,000,000. So chinek ko din yung gameplay nito sa YouTube, napakaganda guys. Saktong-sakto lang kung larong RPG. Pwedeng-pwede to guys. Eh, sa tingin ko, ito yung mag-boom. Kasi 1,000,000. 1,000,000. First time ko makakita ng 1,000,000 na nag-register. So, sa lahat ng lalaro ko kasi, yung sa tingin ko is 300,000 yung mga nag-register. Hindi ko lang alam sa Mirror 4 kasi gaya na sabi ko sa inyo, hindi ako nakapag-sign up agad sa Mirror 4. So, siguro 2 months bago ako nakapaglaro ng Mirror 4. So, yan. So, lead. Guys, kung gusto nyo maglaro nyan, is free to play to earn naman yan. Nasaan naman yung link sa baba. So, pwede kayo mag-pre-register. No, nasa sa inyo yan kung gagawa kayo napakadaming account. So, sa akin, okay na yung mga 20, 30. So, makuha ko lang kasi yung, guys, yung ano dito sa baba. Ayan. Makuha natin yung eto. Yung pass card. No? Makuha lang natin to. So, pwedeng yun yung lalaroin nyo kapag nakuha tong pass card. So, may chance yan. I-click nyo lang tong go now. So, magkakaroon ng mga chances yan. Punta sa Twitter, Discord, Facebook. Magkakaroon kayo ng draw. Okay, pagka-register nyo. Sana swertihin kayo makakuha kayo ng VIP pass. Parang nag-load ka na yan eh, guys eh. So, ito yung aking rewards. Ay, wala pala. Hindi ko pala nalagin. Ayan pala, guys. Oh. Yan lang yung mga nakuha ko kaso malas, di ba? Nung 10:25 pa ako nag-pre-register dito. So, yon. So, yun lamang guys. Lagi tayong dapat nakantabay sa pagtaas. Lalo na yung gym nito. So, dapat nagpapa-level na kayo. Kung di nyo trip yung laro, okay lang naman din. Mas trip nyo talaga yung Mirror 4, okay lang naman din. So, sa Mirror 4 is lagi naman lang ako naka-AFK dito. So, nakalimutan natin ito. So, ayan. Basta tandaan nyo guys, kung hindi, dito nyo malalaman kung kaya ba ng PC nyo yung naka-open. Kasi once nang pumasok to sa
100% at galit na galit at ayaw nang magpaawat, hindi na kaya ng PC nyo yun, guys. Siguradong siguradong mag-i-stuck. So, kung ganyan pa yung CPU, 65%, okay pa yan. So, gaya na sabi ko sa inyo, hindi yan nakabase sa RAM. Nakabase yan sa CPU na gamit nyo. So, kung mas mataas yung gamit yung CPU, mas marami kayong altabs. Yan, katulad ng ganyan. Okay? So, yun lamang, guys. Marami pang hindi nakakapag-subscribe sa aking channel. Sana naman, isubscribe nyo naman. At papalo na rin sa FB page ko, guys. Yun lamang, guys. Hanggang sa muli. Paalam.